Mula pagkabata, naririnig ko na ang salitang lamig sa katawan. Hanggang sa ako ay umabot sa ganitong edad at natutuhan ko sa aking mga kalapit na kaibigan ang pagtatanggal ng lamig sa pamamagitan lamang ng pintosa or cutting method. Alam nyo, naniniwala ako dito dahil ako naranasan ko magkaroon ng lamig sa katawan. Alam nyo, nagulat ako eh. Hindi ko alam na ang lamig pala ay pasma. Yes po, at ang pasma ay lamig. Heh, ulit-ulit lang. Nalaman ko lang to nang matunghayan ko ang artikulo ni Mr. Rooney Bernardo. Siya po ay may malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa natural na panggagamot. Ayon po sa pag-aaral, ang pasma or lamig ay heat and cold energy imbalance. I-take note niya po yan, ha? Ang lamig o pasma, ito ay tinatawag na heat and cold energy imbalance. Ang mga halimbawa po na ikaw ay may lamig o pasma, ito ay katulad ng paulit-ulit na pagsakit ng ulo or migraine, pagpapawis ng mga kamay, kawalan ng pakiramdam ng mga palad, kahit na ang pananakit nito. Maaari din katulad ito ng sintomas ng diabetes, thyroid dysfunction, neurological, o di maipaliwanag na pananakit ng katawan. Hindi natin ginagawa na ang isang baso ng mainit na tubig ay ilalagay sa freezer dahil ito ay puputok. Hindi po ba? Tama po yun. Nangyayari ito dahil sa matinding temperatura. Katulad din ng baso ang ating katawan, ito ay nagkakaroon ng shock dahil sa dalawang magkaibang temperatura. Dahil po ang pasma o lamig sa ating katawan, ito po ay ang proseso na hindi po lumalabas sa mga toxin sa ating katawan. At patuloy ito nadadagdagan at ito po ay nanunuot sa ating katawan. At pag po sila ay dumami at dumami, namumuo po sila hanggang sila ay maging isang ganat na lamig. At ang di pag-alis ng lamig na ito ay nagdudulot ng sakit ng katawan o parte ng katawan o mabigat na pakiramdam. Ang namumuong toxin sa ating katawan ay tinatawag ng mga therapist na nodules. Nodules. Ito ay ang basura na nararamdaman natin bilang isang maliit na bukol na kailangan durug-durugin upang magbigay ng ginhawa. Mas maganda po, magpamasahe po tayo. O ang iba po tatawag ito, hilot. Mas mainam po na inuinom po tayo ng 1,000 mg twice a day ng peace oil. At ibang paraan naman po ay ang bentosa. Ito nga po itong gagawin natin ngayon. Para po sa dagdag kaalaman, ang bentosa or cupping therapy sa Ingles ay isang makalumang pamamaraan ng panggagamot na ginamit din ng mga sinaunang sibilisasyon sa Ehipto, sa China, at maging sa gitnang silangang Asya. Gamit ang mga baso, garapon o anumang bagay na may malalim na ukab, gumagawa ito ng paghigop o sanksyon sa tulong ng init o apoy at idinidikit sa ating balat. Ang paghigop sa balat ay pinaniniwala ang nakakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo at ito ay nakapagdudulot ng mabuting epekto sa kalusugan. Mayroon pong dalawang klase ng bentosa. Ang una ay ang dry cupping at ang pangalawa naman ay ang wet cupping. Ang mga flammable substance tulad ng alcohol, herbs at papel ay inilalagay sa cup at inaapoyan. Kapag nawala na ang apoy, ibinabaliktad ang cup sa likuran ng pasyente. At habang lumalabig ang hangin sa loob ng cup, gumagawa ito ng vacuum effect. Ito ang dahilan kung bakit umaangat ang balat at namumula ito. Habang nag-expand naman ang blood vessels, iniiwan ang cup sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang mas modernong version ng cupping or bentosa ay ang paggamit ng rubber pump. Ito ay para lumikha ng vacuum sa loob ng cup. Minsan gumagamit ang mga practitioner ng medical grade silicone cups. Maaari itong igalaw-galaw sa balat para makapag-produce ng massage-like effect. At kung ikaw naman po ay sumailalim sa bentosa or cupping therapy, pagkatapos po ng session, mas maganda pong tayo ay magpahinga at iwasan po natin magbuhat ng mabigat at iwasan din po natin mabasa ang ating likod kung saan ginawa po ang sesyon ng bentosa. Yes po, kaya tiis lang po muna tayo, naas po lang
The next day na po tayo maligo. Ito sa kadahilanan, ang pores po ng ating balat ay nakabukas. Ito daw ay nakakatulong na gumamot sa mga iba't ibang uri na kondisyon tulad ng anemia or hemophilia, rheumatic diseases tulad ng arthritis at fibromyalgia, fertility at gynecological disorders, skin problems tulad ng eczema at acne, kahit ang high blood pressure, sakit ng ulo, kaya din nila, anxiety and depression, bronchial congestion, dulot ng allergies at asthma, sa pag-reduce ng pain at inflammation sa buong katawan. Nakakapag-promote daw ito ng mental and physical relaxation and well-being. Inaalis din ng caffeine o ng bentosa ang mga harmful substances at toxins sa katawan na nakapag-promote ng healing. At ang panghuli ay ang varicose veins. Ito ay hindi applicable sa katulad ng mga buntis o ng babaeng mayroong buwan ng dalaw. Ang mga taong may metastatic cancer, ibig sabihin, kumalat na ang cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan o kaya sa mga taong may bone fractures o muscle spasm. So guys, na-discuss ko sa inyo ang lamig at pasma at ang prevention is much better than cure. Totoo po yan. Kaya mas maganda po, kung hindi pa naman late, iwasan po natin ng pagkain ng malalamig na pagkain, iwasan po natin tumaligod sa ventilador, iwasan po natin yung sobrang exposure sa aircon, iwasan din po natin mabasa sa ulan ng matagal na panahon dahil lahat po yan, pinanggagalingan po yan ng lamig sa ating katawan. So, kung ito maiwasan mo beforehand, hindi ka magkakaroon ng pasma o lamig. At kung ikaw naman, iganap na nagkaroon ng pasma o lamig sa katawan, ito naman po ang aplikasyon ng bentosa or cupping therapy. Yes po. Cupping therapy, sa pag-aaral man, or sa natural na pag-iisip, ay magandang epekto sa ating katawan. Kaya go, go, go po tayo dyan. Okay? See you guys in our next session.